sprinter handlebar, try natin kay Honda, click natin na naka-naked setup. Subukan ko lang kung maganda itsura niya, yung handling niya, kung kamusta, kung okay para sa akin. Nabili ko pala ito sa Shopee ng 500 pesos lang. Lagyan ko na yung link sa description. So ito yung itsura niya, para siyang clubman na handlebar, yung mga ginagamit sa mga cafe racer, ganun. So pwedeng ganyan ang kabit, pwedeng pakabila na ganyan. Pero ako, pag ganito ko siya, ikakabit. Ito pala yung dati kong gamit pang Honda Beach Street na Indonesia na handlebar. Mas mahaba siya, tapos iba yung korte. Magkaiba sila talaga. So yung left side pala, kinabit ko na yung handle grips niya, yan. Tsaka itong bar ends. Bali itong bar end natin, kailangan niya nung kasama niya na ganito. Or kalimbawa, stock yung gagamitin nyo, kailangan niya nito para makabit nyo siya dito sa sprinter na handlebar, kasi wala siyang lalagyan ng screw or yung built-in. Kagaya ng stock or kagaya nito. Itong sa pang Beach Street. May built-in siya na tornilyuhan. Yan, bali susot mo lang yan dyan, tapos higpitan mo, bubuka na to. Maglalak na siya. Bumubuka yan. Meron din pala siya nito dito na parang may guhit na ganun para yung guide mo. Para may sentro siya. Tapos kabit natin itong panglock niya sa ibabaw. Tapos yung apat na bolts. 6mm na Allen key. Set ko muna yung preferred ko na angle. Tapos ako ihigpitan. Trial and error ko muna. Ito palang sa left switch ko, tinanggal ko na yung ano nito. Yung nakaumbok dito na supposedly dapat papasok sa butas. Yan, tinanggal ko na siya. Pero yung kabila, hindi ko siya pwedeng tanggalin kasi nga, pag tinaratel ko baka sumama eh. Kaya ito na lang yung bubutasan natin. Ito, kabit na natin to. Wala akong mag-adjust dito ng mga cables kasi mas lumapit na siya doon. Pero unahin ko muna ikabit. Kabit ko na rin itong atom switch ko na clamp type. Ito palang side mirror holder ko na kabitan din itong lever assi. Tinanggal ko na din yung nakaumbok sa kanya ito. Para ma-adjust ko siyang ganun. So, hindi ko na rin kailangan butasan to. Ito, didiskartehan ko kasi parang hindi kasya na dalawa. Kasi dito nakalagay yung side mirror ko eh. Yan, bari dalawa sila. Diskartehan ko pa to para mapagkasya ko. Kabit na muna natin itong bar end dito. Pala yung kasama niyang spacer din. Para pag nailagay na natin dito, hindi siya maiipit. Suot ko muna. So, higpitan ko lang siya ng saktong hand tight. Para bumuka yung nasa loob. Hindi na maalis. Okay naman yan. Tapos ito, sakto ko lang yung space dito. Papantay ko. Tapos ako bubutasan doon pag nakuha ko na yung alignment nitong switch, yung tamang alignment para sa preference ko. Diskartehan ko muna yung mga mounting, tapos balikan ko kayo. Ayos ko na yung setup niya. Ito, nabutasan ko na yung likod nito, so hindi na siya magmo-move kahit i-throttle mo na ganyan. Na-torque ko na din yung mga bolts nito. Ang ginawa ko na lang 25 newton meters of torque. 27 yung standard niya kasi wala ko nung torque wrench na meron 27. 25 lang siya, 28. Yung left and right na lever assi na ikabit ko na rin. Kaso hindi ko na may kakabit tong isang side mirror. Yung stock modified. Noong una tinaray kong pa ganito eh. Pero medyo parang awkward yung pwesto niya. Pag nakaganyan. Hindi ko gusto yung itsura niya. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng bar end side mirrors. Bali, tinanggal ko na lang yung para dito sana sa dulo nito para umabot yung bolt niya. Tapos hindi ko na nilagyan ng spacer dito
kasi para may spacer na rin to yung mismong kasama ng bar and side mirrors ko. So, hindi siya sumasabit dito. Okay yung throttle operation natin, bumabalik siya, walang sabit. Itong kabila ganun din, wala ding spacer. Tapos wala rin yung dulo nitong bar end ito. Ayan, sakto yung space niya dito. May gap pa siya. Tapos kapag naka full turn siya, ayan, hindi siya sumasabit dito. Kailangan nyo lang i-angle yung lever assi para hindi siya sumabit. Pag ganitong setup. Ito ring front brake cable, binago ko yung pwesto. Ito dati nakasuot yan dito eh. Para hindi siya sumabit dito sa speedometer mask natin. Yung kabila din, hindi rin siya sumasabit pag naka full turn. And i-angle nyo na lang na hindi siya sasabit. Tapos itong combi cable, yan, dito ko pinadaan. Punta rito. Tapos nilagyan ko na lang siya ng cable tie dito. Para hindi siya sumabit dito. Yung mga kable niya, in-adjust ko na rin dito. Sa loob para mas okay siya tingnan. Inayos ko na yung cable management. Ito, naiporma ko na rin yung angle niya sa preference ko para madali siyang pindutin, madaling ma-access. Pati itong MDL switch ko, yung Atom, 3-way switch. Ito naman dalawang ito, itong lagayan ng side mirrors, babaliktarin ko na lang siyang ganun. Para hindi siya mapasokan ng tubig. Ayun yung final na itsura niya. O, test ride natin to para makita natin yung performance niya. Medyo nagbago ang isip ko, nilagay ko yung stock modified side mirrors ko. Yan, okay naman, na-check ko na yung footage, okay naman siya tingnan na. Nice ko na lang yung angle niya. Kapong kasi nung test ride ko ito na angkas ko si OBI, yung gamit ko pa yung bar and side mirrors. Okay siya, pogi siya tingnan, yan, ganyan yung itsura niya, maporma siya. Kaya lang yung usability niya at saka yung safety, medyo alanganin para sa akin, nahirapan akong gamitin. Parang hindi ko masyado makita tapos masyado siya mababa. So kaya ako binalik tong stock modified side mirrors para mas kita ko yung likod kaya hindi ako mahirapan. Yan, para mas okay, para mas safe. Yung forma naman kasi depende pa rin yan sa preference nyo eh. So kayo pa rin magde-decide kung anong mas magandang itsura para sa inyo. Pero para sa akin, mas priority ko yung safety. Kaya ito yung pinili ko, although mas pogi tingnan yung bar and side mirrors talaga. Tsaka medyo sitahin din yon, wala kasing malinaw na memo sa mga side mirrors. Kaya ito na lang. Para sigurado, stock yan eh, stock ng Yamaha na modified yung stem. Una ko palang ginamit ito kahapon nung lumabas nga kami ni OBR. Medyo naninibago ako sa handling niya talaga. Kasi parang ang nangyari dito, parang pumasok siya sa loob tapos naka bend siya, di na siya tuwid. Parang naka-angle na siya pa loob eh, yung handlebar. So pati yung throttle ko, parang nakatagilid. Parang imbis na ganyan dati, nasanay ako na nakatuwid. Ngayon, naka-angle na siya na ganun. Kaya medyo nanibago ako noong una kong gamit. Pero ngayon, medyo nasanay na ako. Para medyo nagagamay ko na siya. Tapos okay naman yung pagliko-liko niya. Pero unlike dun sa straight na handlebar natin, yun talaga mas madali yung i-maneuver. Madaling pitik-pitikin. Ito, maninibago ka lang sa una. Siguro parang ano to eh. Parang ganito rin siguro yung handling ng Raider. Parang ito yung nakikita kong kamukha niya na itsura ng handlebar eh. Feeling ko mas mababa pa yung handlebar na to sa stock eh. Parang mas mababa pa siya. Parang low rise talaga siya. Ito kasi nakita ko sa mga taga Indonesia na naka Honda Beach Street na naked. Ito yung ginagamit nila. Wala pa kasi nagbebenta ng ganitong itsura sa Pilipinas. Meron yung parang isang buo na ganun. Tapos yun nga yung clubman na ginagamit sa mga cafe racer na mga motor. Yun yung usually nakikita ko eh. Parang medyo similar yung itsura dito. Although iba siya. One piece lang siya. Tapos ito kasi merong naka-welding dito na naka-ganun, naka-straight. Sa Indonesia lang meron. Doon ko nakita to kaya ako naisipan na ito yung itry para medyo mas bumagay siya sa korte nung mask ni Click tsaka yung korte mismo nung body nitong harapan. Yan. Kasi parang naka-ganun na siya. Naka-angle na. Parang mas proportion ba kaysa kapag straight yung gamit ko dati. Para sa akin lang naman. Personal preference ko lang. Kasi ako medyo maarte ko sa itsura ng motor, lalo sa camera. Siguro tong bar ends ko, i-extend ko pa siya ng konti para mas medyo pumantay siya dito. Mahaba kasi itong ano eh, itong side mirror. Kasi mahaba yung stem na ginamit ko dito. I-extend ko pa para medyo mas proportion siya. Ayan ang gawin ko. Bili na lang ako siguro mas mahabang bolt. Tapos lagyan ko pa dito siya ng extender na kapraso. So overall okay naman yung handling niya. Sanayan lang talaga. Sa una lang manibago talaga ako nung una.
Yan, pagliligo, ganyan na lang. Para hindi siya sumabit. Sa kabila, ganun din. Pag inangat mo kasi yung paa mo, sabit na yun. Hindi na ubra. Yan, baba na lang yung paa pag mag-slow speed maneuver na kailangan mong i-full turn. Para hindi sumabit. Hanap tayong spot dito na hindi mainit. Tapos pakita ko sa inyo to. So yan na yung final na itsura nya. Front view, ganyan. Mas umiksi sya, no? Mas mahaba yung dati natin eh. Na straight handlebar. Ito mas makipot. Okay sya, no? Mas bumagay siya kay click. Pakita ko sa inyo ng malapitan para mas makita niyo yung final setup natin. Siguro next ko ng upgrade dito kay Click itong seat cover. Marami nagko-comment dito eh. Sira na daw yung seat cover ko. Yan. Balitan natin yan pag nagka-time.